Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dai Elin Ido, kay Lilibit Tumage, Merlinda Albis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jean Keferes, Josephine Castillo, Angelito Brunola. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa screen nyo mga idol. Nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo. Maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Makalipas naman ang ilang mga segundo, biglang nabibiyak ang lupang nasa kanilang kinaroroonan, sabay ang pag-alagwa ng mga mandirigmang anino nitong si Tia Cides na may bit-bit na mga karet. Agad na sinalubong naman ng mga ito ang mga mandirigmang jablo ng mga bangkilan at mas lumala pa ang bakbakan doon sa lugar na iyon na napuno na ng sigawan, hiyawan at mga pag-igik. Lumalagabog din ang buong paligid dahil sa mga pag-usad ng mga aswang na abwak sa ilalim ng lupa. Agad naman na tumulong itong si Buno kay Tia Cides gamit ang mga kawayan. Pinatubo ito ni Buno sa unahan na nagiging dahilan naman para maantala ang mga jablo at nakapag-atake ang mga mandirigmang anino sa mga ito. Sinasabayan din ito ni Buno sa pag-atake doon sa mga mandirigmang jablo. Isa-isang pinabagsak ito ng bata sa pamamagitan ng mga pagsapak sa mga ito. Samantalang sina Nanay Candida at kasama itong si Tatay Kunsing, inaatake nila ang mga aswang na bangkilan at mga aswang na abwak. Nandoon na din ang grupo ng mga gabunan. Napatay na din kasi ng mga ito ang mga bangkilan at mga abwak na umaatake doon na dumadaan sa mga manggahan nila ni Tia Cides. Samantalang doon naman sa gilid ng kakahuyan, ang agad na wika nitong si General Berto nang bumungad sa kanila ang mga kaganapan na iyon. Mukhang nagkakasiyahan na sa lugar na ito. Oras na para kumilos, Jubel, Picto. Basta tandaan ninyo, sa akin lamang ang binatang gumagamit ng mga portal. Matapos na masabi iyon nitong si General Berto, agad na kumilos na ang mga ito. Nagtatakbuhan na ang mga ito doon sa mga damuhan. Nagsisigaw na din ang mga talim at ang 12 mga antingirong talim na may bit-bit na mga matatalas na armas. Nasipat naman ang mga iyon nitong si Gabriel at Pablo. Kaya wika nitong si Pablo kay Gabriel at Butchok. Gabriel, Butchok, kumikilos na ang mga talim at tingnan mo doon, Butchok. Tama ka nga sa hinala mo. Kasama ng mga ito ang general. Napabaling ang tingin nitong si Butchok at napatitig doon sa mga nagtatakbuhan na mga talim. Mahinang sagot nitong si Butchok na napahigpit pa lalo ang pagkakahawak sa kanyang mga armas. Sa wakas, nagpapakita ka na din, General Berto. Sa akin lamang ang isang iyan, Kuya Gabriel, Kuya Pablo. Kailangan natin na makahingi ng tulong sa ating mga kasamahan. Napakadami ng kanilang bilang at hindi natin kakayanin ang lahat ng mga iyan kung tayo-tayo lamang. Sumigaw na din agad itong si Pablo para marinig ng kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bahagi ng bakura ng mga kubo ni Tia Cides. Bukod kasi sa napakaingay na ang buong paligid, medyo malayo ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Habang papaatake naman ang grupo nila ni General Berto, agad na tumakbo na din sina Major Golbe na dumadaan sa malalagong mga damuhan para makapagtago. Palihim na sumusunod pa rin ang mga ito
sa grupo ng heneral at wala pa silang ideya kung sino ang mga kalaban ng mga talim. Nakita nilang mayroong nagbakbakan doon sa mga kubo na nakita niya, at sa tingin ng mga pulis, matinding bakbakan ang mga nagaganap doon. Wala din silang ideya kung anong uri ng grupo ang mga ito. Natitiyak lamang nila na ang kabilang bahagi ay mga aswang. Samantalang itong si Bono, nakita na din niya ang pagtatakbuhan ng mga talim, at agad niyang nakita ang kanang kamay nitong si General Berto na si Joel. Biglang nakakaramdam ng pag-iinit ng katawan itong si Bono. Naalala niya kung paano nagawa nitong sanggain ang kanyang mga suntok nung unang pagharap ng mga ito. Nang gigigil agad itong si Bono na gustong ipatikim sa pulis na iyon ang kanyang tunay na lakas. Agad na umigpaw itong si Bono papalapit kay Nanay Canida, at agad na inaabisuhan ito tungkol sa pagdating ng mga talim at sa kagustuhan itong labanan ang pulis na iyon. Naintindihan naman iyon ni Nanay Canida, at alam niyang nangangailangan din ng tulong ang bahaging likuran dahil sa dami ng mga talim na papunta doon. Wika naman, nasagot nitong si Nanay Canida. Ikaw ang bahala, Bono. Damian, tulungan ninyo si Kunsing. Kailangan kong tulungan si Sides. Mag-iingat ka, Dudong Bono. Agad na tumakbo itong si Nanay Canida habang umiikot ang mga baging sa kanyang katawan bilang proteksyon sa mga bangkila na pilit siyang hinahabol at inabot. Nang makalapit naman itong si Nanay Canida kay Tia Sides, wika ng babaylan sa kapwa babaylan. Subukan natin na pagsamahin ang ating mga lakas, Sides, at nang tuluyan natin na mabura ang mga diablong ito. Masyadong sagabal na ang mga ito sa ating pakikipaglaban sa mga bangkilan at mga abwak. Sinang-ayon na naman ito ni Tia Sides na mabilis na sabay ng nag-usal ang dalawang mga babaylan. Pagkatapos ng umindak ng sabay sina Nanay Canida at itong si Tia Sides sa lupa, biglang pumulupot ang mga baging sa mga katawan ng mga aninong mandrigma na pinalabas nitong si Tia Sides, at nagiging kalasag ito laban sa mga armas ng mga diablo. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi na tinatablan ng mga diablo ang mga anino ni Tia Sides ng kanilang mga pag-atake na nagiging dahilan para sunod-sunod na tumumba ang mga mandrigmang diablo at agaran na nabura ang mga ito sa lupa. Ikinagulantang ang mga ito ng mga bangkilan. Hindi nila inakala na kaya ng dalawang babaylan na pagsamahin ang kanilang kalakasan. Agad na nag-utos itong sinanasayong na wasakin nila ang mga baging para mawalan ng ganon kalakas na mga pananggalang ang mga mandirigmang mga anino na pinalabas nitong si Tia Sides. Ngunit bago pa makapagsimula ang mga ito sa kanilang binabalak ng mga pag-usal, agad nang sumulpot na itong si Nanay Candida doon sa harapan ng mga bangkilan, at agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang matandang babaylan. Agad naman na nagpulasan ang mga bangkilan patras sa kabila na nagulat ang mga ito sa presensya ng dalawang babaylan. Hindi kasi inaasahan ng mga ito na aatake sa mismong harapan nila ang babaylan. Ngunit biglang nagiging baging ang katawan nito na mabilis na inabot ang mga bangkilan ng mga pagpulupot. Agad nilang nabatid na mga usal na nilang lamang ang mga ito. Agad naman na gumawa ng mga usal itong sinanasayong na nagiging sanhi para maputol sa maliliit na bahagi at parte ang mga baging nitong sinanay kanida. Ngunit pagkakataon na rin ito ng dalawang babaylan na gamit ang mga baging nitong sinanay kanida. Agad na nakalipat ng pwisto ang mga ito padaan sa ilalim ng lupa at sumulpot sa likuran ng mga nagpupulasan ng mga aswang na bangkilan. Walang inaksayang sandali na ang dalawang mga babaylan agad na umatake ng sabay ang mga ito gamit ang kanilang mga hawak na mga armas. Apat agad ang tinamaan ng mga ito. Dalawa sa mga bangkilan ang mayroong malubhang tama sa kanilang mga liig at ulo.
na nagiging sanhi ng kanilang madali ang kamatayan. Nawindang ang isipan ng mga bangkilan sa ginawa na iyon ng dalawang mga babaylan. Mabilis na kumilos na din itong sinanasayong at simbilis ng kidlat na nakalapit ito sa kanila na galit na galit. Agad na sinubukan itong hawakan ang liig ng isa doon sa dalawang babaylan at itong sinanay kandida ang kanyang napunterya. Ngunit nang mahawakan ito ni Nanasayong, biglang nagiging mga baging na naman ang katawan ng babaylan na nagiging dahilan para mapagtanto nitong sinanasayong na linlang na usal na naman ang ginawa ng mga kalabang babaylan. At wika nitong sinanasayong, "Inaakala mo ba, babaylan, na magagawa mo sa akin ang mga linlang sa pangalawang pagkakataon?" Biglang nalusaw na naman ang katawan ng matandang bangkilan na huwa din pala ang katawan na umatake kay Nanay Kandida. Dahil ang totoong sinanasayong agad na itong nakalapit kay Nanay Kandida na nahuli na ang kanyang kinaroroonan at huli na ang lahat para maiwasan ang pag-atake ng matandang aswang. Tinamaan itong sinanay Kandida at tumilapon papunta doon sa mga sagingan na mayroong sugat sa kanyang dibdib. Sa lakas ng kakayahan nitong sinanasayong huli na nang maramdaman nitong sinanay Kandida na gumagawa lamang ito ng linlang at tulad niya gumagawa ng huwad na katawan. Ganon kabilis at kalakas ang pinuno ng mga bangkilan at isa sa mga alas ng grupong talim. Tumama ang katawan nitong sinanay Kandida doon sa mga puno ng saging. Walang nagawa din itong si Tia Cedes dahil pinalibutan na siya ng mga aswang at inaatake. Samantalang dalawang mga matatandang bangkila naman ang sumunod agad kay Nanay Kandida at mayroon pang isa ang tumakbo at nagpalundag-lundag papasunod din kay Nanay Kandida para tapusin na ang sugatan na babaylan doon sa loob ng sagingan. Ngunit pagdating ng tatlong mga matatandang bangkilan doon sa loob ng sagingan, tanging naabutan nila doon ang mga natutumbang puno ng saging at nababali dahil sa pagtama ng katawan ni Nanay Kandida sa mga ito. Ngunit wala na doon ang babaylan. Mabilis naman na naglatag ng mga usal ang mga ito para maramdaman nila ang kinaroroonan ng babaylan na si Nanay Kandida. Ngunit ang isa sa mga puno ng saging na nasa likuran ng mga bangkilan, biglang gumalaw ito at nagiging tao na walang iba kundi si Nanay Kandida. Sugatan man ang babaylan, ngunit wala itong pakialam. Agad na hinapit niya ang liig ng isang matandang bangkilan kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Walang nagawa na ang aswang kundi ang mapaangin lang itarak na nitong si Nanay Kandida ang kanyang matalas na mga kuko sa liig ng aswang na kamuntikan pangang kumalas ang ulo sa katawan sa tindi ng tama. Nang mapalingon naman ang dalawa, huli na, nangingisay na ang isa nilang kasama na nasa lupa. Agad na pumihit ang mga ito para atakihin itong si Nanay Kandida. Ngunit napatigil naman ang isang aswang nang may tumarak na itak sa kanyang likuran. Ang itak na iyon, nakaamba na iyon sa iri na nakatago lamang sa mga dahon ng puno ng saging. Bago pa kasi makalapit ang tatlong mga aswang agaran ng nakagawa ng mga patibong itong si Nanay Kandida. Batid niya kasing sundan siya talaga ng mga aswang doon sa kaloob-looban ng sagingan. At kahit na may sugat ang babaylan, agad pa rin itong nakapag-isip ng paraan kung paano mapapatay ang mga kampo ng kadiliman. Agad niyang itinapon ang kanyang mapurol na itak sa ere para ihanda sa kanyang patibong. Nang tamaan ang isang bangkilan, tuluyan na itong bumagsak at sabay naman doon nakalapit na itong si Nanay Kandida doon sa isang aswang at ginilitan niya ito sa liig gamit ang kanyang mga matutulis nitong mga kuko. Samantalang ang isa pa, bago ito makakilos, may mga nakapulupot ng mga baging sa mga paa nito. At bago pa ito makapag-usal at makawala, naglatag muli ng mga usal itong si Nanay Kandida na nagiging dahilan para tuluyan ng mapatay ang isa pang aswang na bangkilan. Ginawa lamang ito ng babaylan sa loob ng ilang mga segundo.
Kaya pagdating doon itong sinanasayong tanging mga bangkay na lamang ng mga aswang ang naabutan nito at ang mga nababaling mga puno ng saging. Nagawa kasi agad nitong si Nanay Candida na makalipat ng pwisto gamit ang kanyang mga kakayahan sa mga baging. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa itong sinanasayong, dahil kung nawala man doon ang matandang babaylan, sigurado siyang ginamit nito ang mga karunungan sa baging. Kaya agad na gumawa ng malakas na orasyon itong sinanasayong kasabay ng pag-indak nito sa lupa ng 3 beses. Galit na galit ang pinuno ng mga bangkilan. Nagpakawala itong sinanasayong ng napakalakas na usal na nagiging dahilan para tumalsik itong si Nanay Candida at muling nasaktan ang matandang babaylan. Bago naman tuluyan na mapinsala ng husto ang katawan nitong si Nanay Candida, agad na pumulupot ang kanyang mga baging sa kanyang buong katawan para protektahan ang matandang babaylan galing sa mga pagkalmot ng mga aswang na agara na sumunod sa kanya at sa kanyang pagbagsak doon sa lupa. Napamura muli ang babaylan. Naisip nitong si Nanay Candida kung hindi lamang siya ganito nakatanda at medyo humina na ang kanyang kakayahan, di sanay kaya niyang matalo agad ang matandang bangkilan na sinanasayong. Ngunit sa kabilang bahagi din ng pag-iisip nitong si Nanay Candida, maaaring kakaiba din talaga ang lakas ng mga timawang bangkilan, lalo na ang namumuno sa mga ito na isa ding alas na sinanasayong. Kakaiba talaga ang tanga nitong lakas. Pagbagsak ni Nanay Candida sa lupa, agad itong napaungol dahil sa sakit na naramdaman. Kitang-kita din ito ni Tia Cedes ang pangyayaring iyon. Ngunit hindi niya matutulungan ang kasamahang babaylan dahil abala din ito sa pakikipaglaban doon sa mga matatandang bangkilan. Kaya ang kanyang ginawa, umindak itong si Tia Cedes sa lupa sabay ng pagsigaw nito ng mga banyagang salita. At nang mabiyak na ang lupang nandoon malapit kay Nanay Candida, biglang naglabasan ang mga malalaking kamay doon na kulay itim. At pagkatapos, dinala itong si Nanay Candida sa ilalim ng lupa at dinala ito ng mga alagad ni Tia Cedes papunta doon sa kubo nila. Gulat na gulat itong si Nanay Candida sa kakaibang karunungan at lakas din ng kanyang kasamahang babaylan na si Tia Cedes. Tama lamang ang kanilang ginawang paglapit sa mga ito dahil malaki ang naitulong ng mga ito sa kanila sa labanan. Ngunit gayon paman, nag-alala itong si Nanay Candida kay Tia Cedes dahil nag-iisa na lamang ito doon sa unahan kaharap ang mga matatandang bangkilan. Kaya wala nang magagawa pa itong si Nanay Candida kundi gamitin na ang kanyang mga kakayahan sa usal para tawagin na ang kanyang gabay. Ito na lamang ang natitirang paraan at pag-asa ng mga ito na manalo. Wala na siyang pakialam pa kung may mangyayaring masama man sa kanya. Ang mahalaga ngayon nitong si Nanay Candida, mananalo ang mga ito sa kanilang labanan. Tinawag din ni Nanay Candida itong si Damian para tulungan ang matandang babaylan na si Tia Cedes. Biglang kumawala doon sa lugar ang malakas at kakaibang pwersa galing kay Nanay Candida. At sa mga pagkakataon na ito, nag-iba na din ang hitsura ng matandang babaylan dahil humaba pa ang mga mapuputing buhok nito at umitim ang mga balat nitong si Nanay Candida. Namumula ang mga mata at ang kanyang mapurol na itak, nagiging dalawa na ito ngayon na hawak niya sa magkabilang mga kamay. Gulat na gulat pa nga itong si Damian dahil sa kanyang nasaksihan. Dahil kasi sa ilang taon na nitong laging kasama ang ina-inahan na si Tia Cedes, iniisip nitong si Damian na si Tia Cedes ang pinakamalakas na babaylan. Ngunit ngayon, sa tingin niya, batay sa presensyang nararamdaman galing doon sa matandang si Nanay Candida, nag-uumapaw na ngayon ang lakas galing nito. Sa tagal na kasi nitong si Nanay Candida sa larangan ng pakikipaglaban, ang kanyang gabay noong barangan pa siya at ang kanyang gabay ngayon sa pagiging babaylan
nagagamit niya ito ng sabay. At gamay na itong gamitin ng matandang babaylan. Iyon na lamang, maaring may masamang mangyayari kay Nanay Kanida sa paggamit ng kakayahan na ito. Kung bata-bata pa lamang sana itong si Nanay Kanida, magagamit niya ito na walang isipin at pag-alinlangan. Umaatungal agad itong si Nanay Kanida at pagkatapos mabilis na tumakbo ito pabalik doon sa kinaroonan nila ni Tia Sidis na sa mga pagkakataon na iyon, nagawang mapatay na ang tatlong mga matatandang bangkilan. Ngunit nasakta naman ito ni Nanasayong. Talagang kakaiba ang lakas ng matandang bangkilan na pati itong si Tia Sidis nagawang masakta na din. Agad na ikinulong nitong si Tia Sidis ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa gamit ang kanyang mga alagang mga nilalang. Gayunpaman, hindi na ito pinahintulutan pa nitong sinanasayong ng mangyayari. Sa isip kasi ng matandang bangkilan, kung nakakatakas man ang isa sa mga ito na si Nanay Kanida, titiyakin niyang makukuha niya ang isang babaylan na si Tia Sidis. Agad na gumagawa ng usal itong sinanasayong at pagkatapos binagsak niya ang kanyang kamay doon sa lupang pinagtataguan ni Tia Sidis. Kasabay din ng pagsagawa ng mga usal ng mga natitirang mga bangkilan, kaya biglang nalusaw ang kalasag at mga alaga nitong si Tia Sidis sa ilalim ng lupa, at para siyang nasusunog ang kanyang buong katawan na nagiging dahilan para mapilitan siyang lumabas galing sa ilalim ng lupa. Thank you.